So, ito po yung ginagamit ko, yung Pexel Lab, para po may konting art naman yung mga text na ginagamit natin sa pag-upload ng ating mga videos. So, hindi po ako ganun ka-expert, pero may basic knowledge naman ako. So, ito po at i-share ko sa inyo. So, una po, ito po yung app na gagamitin natin, yung Pixel Lab. Ayan po siya. So, yan po yung unang makikita nyo. Yan po yung lalabas. So, i-click nyo lang po itong delete button. Ayan. Tapos, delete the selected object. I-okay nyo lang po yan. Ayan. So, para po palitan po natin yung existing na background niya. Or, pwede naman na yan na po. Pero sa akin, pinapalitan ko siya. Dito lang po tayo. And then, from gallery. So, dadalhin po kayo niyan dun sa gallery niyo. So, hanap lang po tayo ng background. Ito po yung ginagamit ko. Ayan. Tapos, check niyo lang po. Ayan. Tapos, ito po. Kailangan po natin siyang i-adjust para ma-occupy po yung buong space niya. Ayan. Okay. Sorry. Ayan. So, ayan po. So, na-cover na po yung buong space ng paglalagyan natin ng text. Then, after po nyan, gagawa na po tayo ng text. Dito po ulit sa plus sign. And then, text. Tapos, i-click nyo po yung parang pencil mark. Ayan po. So, ayan. So, mag-type po tayo. For example, your channel. So, ayan na po siya. And then, gusto ko po siya ilagay sa center. So, lagyan po natin siya ng design. Ito po, marami pong design dyan. Ayan. So, dito, may mga fonts, designs na pwede nyo na pong pagbilian. And sa akin, siguro, ito na lang. Chunk 5. Ay, sorry. Okay nyo lang. Ay, sorry po. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Tapos, palitan po natin siya ng kulay. And may color po dyan. Nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyong kulay na gagamitin. Sa akin, siguro, ito na lang muna. And then, check nyo lang po. Ayan na po. Pwede din po siyang i-bold or italic. Then, click the check mark lang. Ngayon po, lagyan po natin siya ng konting effect. Punta po kayo sa 3D. Ayan, 3D text. Tapos, i-enable nyo lang po. So, ayan na siya. Then, i-adjust nyo lang po yung depth. Ayan, nakikita nyo po. Parang may gumagalaw sa likod. And then, ayan po. So, yung meron po siyang X rotation at saka Y rotation. Ayan po. Kung gusto nyo pong pag-anon or pag-anon, okay lang din naman. Sa akin, ganyan lang. Negative 2. And then, yung Y, pwede po siyang pag-ganyan, pag-ganyan, or pwede din, ayan po, pag-ganyan. Siguro, ganyan lang yun sa atin. Yung X, ayan naman, pwede din pong, pwede nyo po siyang, i-adjust nyo na lang po. So, ayan po. Check nyo lang. And then, lagyan natin siya ng stroke. I-enable nyo na lang po yan. So, pag na-enable nyo po yung, ano, yung stroke, parang na-emphasize po yung parang reflection ng text po. Ayan. So, pwede din pong, yung kulay na yan is black, pwede din pong palitan. Ganyan. Ganyan. Siguro sa akin yan lang. Para mas, parang simple lang. And okay. And then, shadow. Ayan po. May shadow po siya na lalabas.
So, okay. So, lagyan din natin siya ng 3D shadow. Ayan, para buo po yung shadow niya. So, yan po yung itsura ng text natin. So, pwede din po, sorry. Pwede din po siyang lagyan ng ganyan. Pwede pong i-bend nyo po. Pwede pong pag-anon. Pag-ganyan. Nasa sa inyo po. And, i-bend nyo. Ganyan po. Ayan. So, i-click nyo lang po yung checkbox. Yung clinic ko po kanina is itong curve po. And then, kung gusto nyo po siyang lagyan ng stickers or another photos or pictures, pwede nyo po siyang dagdagan dito. Add lang po kayo ng pang gallery. Hanap na po tayo ng pwede nating dagdag dyan. So, for example, ito. Ito si Mamang Police. Ayan. So, adjust lang po natin. Ayan po. So, then, pagsamahin po natin kasi pag ano, kung nakikita niyo po, magkahiwalay po po yung ginawa natin at saka yung background. So, ang gagawin po natin, kailangan po natin siyang pagsamahin. Okay. So, ayan po. So, para pagsamahin po siya, punta po tayo dito. And then, i-check niyo po. I-check, ano ba yan? I-check niyo po yung tatlong, ito, ayan. Tapos, i-check nyo po yung tatlong box. Tapos, okay. Ayan po. So, ngayon, napagsama na po natin siya. Ayan. So, i-save na po natin siya. Export. Ay, mali. Punta pa pala tayo dito sa ito po. And then, tanggalin natin yung lumang background niya. So, i-check, i-click nyo po yung transparent. Ayan, na-click na po natin. Tsaka po tayo magsisave. Ayan.